yung bagong Manila Zoo. Pangatlong delivery nga natin, malayo! Pag may non-contact apprehension violation na pinapatupad niya dito sa Manila, yun. Nandito tayo ngayon sa Manila Zoo. Alam niyo naman na parang isa sa gusto ko talagang gawin, masubukan yung pagiging delivery rider. Meron kasing part ng work ko na paminsan kailangan ko mag-deliver ng bills doon sa mga accounts na hawak ko para na rin tayong delivery rider nito. No? Bibigay ko lang naman to, yung i-deliver ko lang doon sa baba at sinarantaan. Sentinel na ako sa budget. Okay. Dadalhin lang tayo ng bill. Hindi ko naman talaga trabaho to, pero parang pakisama lang kasi sa Manila City Hall para mas ma-process nila ng mas mabilis yung mga payments nila. A little longer than a few minutes later. So, na-deliver na natin yung dapat natin i-deliver. Next. Nakaisa na tayo. Diretso tayo sa next stop natin. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, Manila Zoo. Yung bagong Manila Zoo. Sa kasalukuyan, na binablog ko to, hindi pa siya open sa public. Dati kasi nung inopen siya, libre pa siya. Parang ano lang, parang test, ano pa lang. Opening. Dito nga tayo sa Manila iikot. Pangatlong delivery nga natin. Kasi kanina, nakadaan na tayo sa may Santa Ana Hospital. Yung una kong pinag-deliver. Ano? Next natin is yung Manila City Library. So sana lang hindi tayo abutan ng ulan. Dito sa work ko, meron akong service doon. Para lang may vlog ko, nagmotor na lang ako. Parang delivery rider for a day. Bad rider style. Magkakadikit naman na to, kaya hindi naman siya ganun kahirap. Tsaka alam ko na. Kasi yung mga delivery riders natin, very underappreciated yung mga yan eh. Try nyo panoorin si Noisy Potato, Julio Pabian, Shoktong. Para at least magkaroon kayo kasi ng idea kung gano'ng kahirap yung trabaho nila. Lalo pag kayo may mga pa-cancel-cancel na ginagawa. No? Since nga pinapanood ko sila, nakikita ko lalo yung struggle nila, nakita ko yung hirap. Usap lang ulit muna tayo dito. Ako, papalusin ko lang. Manila City Library. May mga riders natin na ganyan yung kanilang experience araw-araw. 2 very boring minutes later. Next stop na tayo. Dito tayo sa Manila City Hall. Hindi ako nag-gloves kasi dyan na yun sa bungad. Sobrang lapit na nun. Yan. Hahanap lang tayo ng parking. Doon lang siguro sa may malapit. Yan. Lahat naman yan, yan. Pwede dyan mag-park. Or doon sa mall sa SM Manila. Pero mas gusto ko yung dito. Pwede naman eh. Sana lang may bakante. Usually naman pag ganitong oras, may bakante na dyan. Ito anong wala na yun, no? Motorcycle parking. Dati mayroon kasi dito. Tinanggal na yata. Maghanap ako ng ibang parking. Excuse me, sir. Saan na po pwede mag-park ang mga motor? Mga nandun sa gilid dyan. Ah, yun na lang, sir. Sige sir, thank you sir. Wala na pala dito. Dati kasi mayroon dito eh. Ang layo! Isipin mo kung delivery rider ka oh. Tapos magde-deliver ka dito. Hanap ka ng parking. So pwede sir? Okay. Wala? San sir? Di mo na masyado magtatagal.
Okay na ba yan? Lalakad na tayo pa Manila City Hall. Pawis. Ganito yung experience sa mga delivery rider, diba? Park, malayo, lakad. Sana may ma-appreciate pa natin sila. At kahit konting tip lang. Sa mga hindi pa napunta ng Manila City Hall, yun yung loob niya. Actually, dati maraming mga nakalagay na kung ano-ano dito. 1 minute 37 seconds later. So, nakaisa na tayo. Dito na dalawa kasi yung pupuntahan natin dito sa Manila City Hall. Sa Manila Health Department. So, ngayon naman, dito tayo sa accounting office. Actually, maraming accounting office dito. Medyo nakakalito nga eh. Pero at least alam ko na yung pupuntahan. Third floor yun. Kaya agad muna tayo hanggang. Astig ng mga chandelier dito. Ganda, no? Wow, ano ko na nakita to. Hindi ko alam po ano yan. Napunta ako dito nung bata pa ako. Represent namin as players sa Batang Pinoy ang Manila. A little longer than a few minutes later. Yun, nahanap ko na yung accounting sa likod ko. Tulad nga sabi na noon, napakarami kasing accounting dito. Meron sa second floor, meron sa first floor. Pawis na ako, grabe. Nagbabadyang pagulan. Konti na lang naman ipupuntahan natin. Siguro mga dalawang stops. Tapos okay na tayo. Meron ko kung dapat bayaran din dito yung violation namin. Parang nakita ko dito binabayaran. Check natin. Excuse me po. Excuse me ma'am. Dito po ba nagbabayad pag may violation sa ano? Awa? Hindi pala rin. Excuse me po ma'am. Sorry po. Ay sir, tanong ko lang. Pagka magbabayad na ngayon sa non-contact dito, ano kailangan? OCR po kailangan. OCR. Actually, hindi ko kasi dali yung OCR. Pero kahit online po. Wala po. Kailangan mo punang gumanda ng ganito. Meron ka na ba ngayon? Meron na sir eh. Nasa bahay. Ayun, pwede ka na. Pagka meron ka na yan, diretso ka sa EDP. O kaya gusto man, mag-download ka ng Go Manila apps, bayad ka lang sa GCash. Hindi pwede sir yung ano lang, picture lang. Kailangan physical. Hindi po, kailangan ko yun. Sir, maraming salamat ha. Pag may non-contact apprehension, violation, na pinapatupad niya dito sa Manila, magpapadala sa bahay niyo yung mga violation. So if ever na meron kayong ganun, hindi kayo napadala ng letter na yun sa bahay niyo, para mapag-generate ng parang violation form, kailangan niyo ng OCR, valid ID yata kung di ako nagkakamali. O since hindi ko siya dala, hindi ko na siya mababayaran niya yun. Para mas madali, i-download niyo na ang yung Go Manila app ito. So, mas madali yung makakapagbayad at ipaprocess yung sa violation. Yun. So, okay din, diba? Sige ito. TikTok. Titiktok sila. Tapos na tayo dito sa Manila City Hall. Dito na tayo sa last two stops natin para matapos na itong delivery rider. Bad riders na. Grabe. Mahal ng parking, 50. Ganun din naman kasi dito sa Asia Manila, pag diyan ka nagpark, 50 rin, tapos napakalayo pa nalalakarin at napaka taas, lukas sa taas. Dito lang naman yun, kaya hindi na rin ako nag-gloves. Yung next stop natin, next delivery natin, no? Ay, naku, ano ba yan? Grabe naman yan, mga puro pakaliwa pala sila. Nabarahan nila yung kalsada. May magandang kapihan dito eh, nandun. Medyo pricey nga lang. Pero maganda yung lugar. Pero yung kape, tama lang. Saglit lang naman na cash. Excuse me sir, sorry. Wala pang 5 minutes kuya. Excuse me po. 1 minute 37 seconds later. Market administration office. Last one na akin ito. Okay na sir. May sino. Nang makalabas tayo. Up! Oopsie!
Yung next natin ngayon, ito na yung huli. Central ano, terminal ba to? O central terminal ng LRT. Last stop natin dito lang. DepEd, Manila. Sa may Azores. Ano ba? Kalimutan ko kung anong tawag dito sa forest na to or park. Azores Park yata. Yan, diba? 2 very boring minutes later. Astig dito sa Manila Education Center. Ano silang forest dito? Yan yung Azores Forest Park. Grabe presko dito. Ano nga sarap tamba yan? Hindi ko na alam kung pwede itong puntahan anytime for public. Mamaya tanong natin sa guard. Ito na yung last stop natin para sa ating delivery rider experience bag rider style. Sir, question lang. Ito bang park open for public? Hindi, yung park yan. Ah, park dito. Okay. Ito sa itong part na to, yung parang may mga bench dyan. Dito bawal dito, doon. Doon. Sa dunong-dunong. Ah. Pero yung mismong park dito sa kabila? Oh, may parking din dyan. Ah. So ito pala, para lang dito sa opisina. I see. Okay. Salamat sir. Ano kaya ito? Ang daming tao. Nakakapagod ah. So isipin nyo na lang kung paano ang pagod ng mga delivery riders kapag sila ay nagdi-deliver. Yan, ito siya sabi ko ng kapihan. Ganun kahirap yung pagiging delivery rider. Yung pawis ko, sobra-sobra. So isipin nyo na lang yung araw-araw nilang ginagawa yung ganito. Kaya sana maging mas considerate tayo and appreciative dun sa mga delivery riders natin. Kasi unang-una, di ba, nagtsatsaga yan para makamit yung mga pangarap nila. Hindi naman sila nagnanakaw. Actually, napakarangal nga ng ginagawa nila. Kasi consider din sila as frontliners eh. Yung mga hindi makalabas, yung mga kesa mahirapan pang mag-parking, di ba, sila yung sumasalo nun. Ano ba naman kung paminsan-minsan, bigyan natin sila ng additional na tip kasi kawawa naman sila. Mahirap kasi mainit, ganyan. Meron naman talaga kami service na pwede kong gamitin para gawin tong parang task na to. Ginamit yung motor ko para unang-una para mas mabilis, hindi masyadong hassle sa parking. At at least na-share ko sa inyo yung experience at na-share ko sa inyo kahit pa paano yung ano, yung nararanasan ng ating mga delivery riders. Kung gusto nyo pa makakita or makapanood ng mga ganitong klaseng vlog, at sure ako na mas maganda, no? Yung gagawin ko kasi dito, syempre version ko eh. So if ever man na hindi nyo trip yung gagawin kong version, pwede nyo check yung kay Noisy Potato, kay Tony Corong, kay Shock Tong, Julio Fabian Vlogs, yan yung mga top delivery riders natin na moto vloggers din. So check nyo na lang yung mga channel nila. Mahirap! Pero nag-enjoy ako kasi hindi naman ito alaw-alaw ginagawa. Sana mas magpasalamat tayo sa mga delivery riders. Ma-appreciate natin yung kanilang ginagawa. Bilal lang natin ang kahit ano si Mrs. Bila siya ng flatbread, favorite niya yan. Tsaka chocolate chip cream. Yung mga gusto niya rito. So yan, may isang 20 na chocolate chip cream. Pangalan mo na lang. Meron pa ano? Sausage flatbread. Sausage flatbread. Dalawa sana. Meron pa. Thank you. Thank you. Ito talaga ang dahilan kung bakit gusto ko ng top box. Para mas madali akong makakapagdala ng pasalubong. Maraming salamat po. This is Bad Rider PH. Bye.